So, magandang umaga po sa ating lahat. So, kunin po natin ang ating Bible po. Sabihin po natin sa Proverbs 8 po, 11 hanggang 17. Basahin po natin sa Proverbs 8, 11 to 17 po. Kaya dyan na po kayo. So, basahin po natin. Alternate po tayo. Sa 17 now. Una po ako. Sulat po kayo. Ready? For wisdom is better than rubies, and all the things that may be desired are not to be compared to it. Wisdom dwell with prudence, and find out knowledge of wicked intentions. The fear of the Lord is to hate evil, pride, and arrogancy. The evil way and the froward mouth do I hate. Counsel is mine, and sound wisdom. I am understanding, I have strength. By me kings reign and princes decree justice. By princes rule and nobles, even all the judges of the earth. Sabay-sabay po tayo. I love them that love me, and those that seek me early shall find me. So let's pray po, Lord. Salamat po sa umaga po sa amin. Panginoon, Panginoon, sa mga oras na ito, at gabayan po yung mga punta pa lamang po sa church. Papala po kayo sa araw na ito, sa aming po mapapakinggan mamayang hapon. At bigyan niyo po ako ng panino po ngayong oras na ito, Panginoon. At ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So, ating pong ito topic ngayon is yung wisdom of God. So, alam niyo po ba yung wisdom? Amen. Ano po yung wisdom? Ano po ngayon wisdom? Ayan, nandiyan na sila. Sino po nakakalam ng wisdom? Sa Tagalog po na is karunungan, di ba? So, meron po dito yung isang verse. Hindi po, Proverbs ko ata. Ito po sa 6, no? So, ito po pala ang wisdom na to is ito, sa 2. So that thou incline thine ear to wisdom and apply thine heart to understanding. Ito po yung goal ng Proverbs eh. Kasi Proverbs of Solomon po ito. No? So, wisdom chapter po. No, Pastor? Yeah, so, about wisdom po lagi sa Proverbs. Hindi ko makalimutan kasi nakabisado ko. Okay, so yung wisdom po is karunungan. Ano mo po pinagkaiba niya sa knowledge? Diba? Yung knowledge po is kaalaman lang. Tapos yung understanding, kaunawaan. Yung wisdom po, kailangan po natin ito sa araw-araw po nating buhay. Diba? So, katulad po yung knowledge. Yung knowledge po is information lang yan na nakuha natin sa school, sa church. Diba po? Tapos, yung wisdom po, ginagamit natin yung information na yun sa tama. Tama po ba? Hi po, so... Kasi understanding naman po, kaunawaan. Okay? So, why do we need to find the wisdom of God po pala? No? So, kasi, meron pong wisdom yung, yung mundo. Pero sabi po dito sa 1 Corinthians 3.19, sabi po dito, for the wisdom of this world is foolishness with God, for it is written, he taketh the wise in their own craftiness. So, yung wisdom daw po ng mundo is, foolishness sa Panginoon. Ano po yung foolishness? Diba? Parang walang kwenta sa Panginoon. Diba? So, foolishness siya sa Panginoon. Diba? Kasi, yun po yung sabi ng Panginoon dito, for the wisdom of this world is foolishness with God. Okay? Diba? So, dinadala rin po tayo ng wisdom ng mundo sa confusion. Diba? Katulad ko sa bakla na naman, nagdating na naman po yung Pride Month, di ba? Confused na confused yung tao. Buti nga yung tito ko kagabi, kahit pa paano, ayaw na sa bakla.
Kasi may napanood kami na ano, sa may TV lang. Sabi niya, ano, bakla na naman yan? Hindi nagbabago yung palabas sa TV? Yun na lang lagi laman, di ba? Kasi nga yung gusto nga nila na ma-confuse yung tao. Sabihin nila na okay lang yung kabaklaan. Diba? Kaya ngayon, halos lahat ng kabataan is ano na rin, na-influensya na rin ng pagiging bakla. Diba? Hindi lang tomboy. Diba? So, sasabihin pa nila, ay hindi naman. Diba? Diba? Mga hipokrito yan eh, mga bakla eh. Diba? Hipokrito mapagpanggap. Diba? Hindi mo alam, nagparitoke pala, no? Dati palang lalaki, tapos babae. Babae na ngayon. Diba? Sexy na. May ininom silang pills nun eh. Kalimutan ko lang kung anong tawag na sa pills. No? So, parang saglit na naman po itong message nyo ngayon. So, start na po tayo sa Proverbs 8 po. 11. Okay. Sabi dito, for wisdom is better than rubies, and all the things that may be desired are not to be compared to it. Diba? Yung wisdom daw is better than rubies. Ano yung rubies? Ano, diba? Mahalagang bato. And all the things that may be desired, kung ano man yung magustuhan mo, hindi mo pwedeng ikumpara sa wisdom. Diba? Hindi mo siya pwedeng ikumpara sa wisdom. May kayamanan ka kayo. Wala ka namang wisdom. Hindi mo alam kung paano mo gagamitin yung kayamanan mo. Diba? Useless. Useless yung kayamanan mo. Okay? So, sabi dito, I, wisdom, dwell with prudence and find out knowledge of witty invention. No? So, yung prudence po is parang patitimpe. Tama po ba? Search po natin sa medium. Yes, so, sabi po dito, the ability to govern and discipline oneself by use of the reason. No? So, kapag may wisdom ka, syempre, alam mo kung paano ka magtitimpe. Di ba? Katulad na lang din sa isigawan mo pa agad yung bata na ganitong Panginoon sa bakla, sabi mo ba agad sa kanya yun? Siyempre, marunong ka rin dapat magtimpe, di ba? Para hindi mo masaktan yung feelings ng bata, di ba? So, marami na rin kasi din sa BBS eh, di ba? Mga bata rin eh. Ano po eh, lalambot-lambot. Yan. So, siyempre, hindi ko naman pwedeng sabihin, hindi ko naman pwedeng pagalitan sa kasada yun. No? So, dinadaan ko na lang po sa salita ng Panginoon. Okay? Pinaparinig ko, di ba? Lalakasan ko yung volume ng TV. Papanoorin ko yung Sodomite Deception. Yun. Di ba? So, sabi dito, and find out knowledge of witty inventions. Di ba? So, yung witty pa, sabi po dito, marked by your full of clever humor or with smartly facetious or jocular. So, parang magaganda, di ba? So, nalalaman daw ng wisdom yung kaalaman ng invention, yung magagandang invention pa yan, kung ano man yung kung ano mang product yan or inventions, kahit anong klase. But the fear of the Lord is to hate evil, pride, and arrogancy, and the evil way and the froward mouth do I hate. Diba? So, syempre, kung takot ka sa Panginoon, alam mo kung ano yung kinaayawan niya. Diba? Sabi dito, ayaw na sa masasama, sa pride, mayabang. Diba? Ganun yung mga bakla eh. Diba? Pride pa sila, proud pa sila sa sarili nila. Diba? May classmate akong ganun. Pinagpo-post niya pa sa Facebook, diba? Okay lang daw maghalikan ng lalaki sa lalaki. Diba? Pinapost niya pa yan eh, diba? Okay, so, babae pa siya, no? So, 80s naman kasi, umamin siya sa school eh. Diba? Sabi niya sa, pinag-pray siya sa harap ng professor namin. Ayaw niya mag-pray. Kasi nga, di daw siya naniniwala may Diyos. Kawawa eh. And arrogancy, yan. Kayabangan. And the evil way, the froward mouth. Yan, mayabang. Puro salita. Diba? Parang si Soriano. Mahilig sa debate. Do I hate? Sabi ng Panginoon. Diba? Ayaw niya sa mga ganun. Counsel is mine and sound wisdom. By an understanding, I have strength. Diba? Yung counsel po is payo. Diba? Kapag may wisdom ka, alam mo kung paano mo gagamitin yung knowledge na nakukuha mo sa school. Diba? Papayuhan ka naman ng wisdom. Diba? Kasi yung wisdom, para siya yung light mo eh. Nagiging guide mo sa
buhay mo, sa araw-araw mong buhay. Diba? Yung sound wisdom is parang maganda. Diba? Mabuti. Tunay. Diba? I am an understanding. Diba? Kapag may wisdom ka, nauunawaan mo yung mga bagay-bagay. Diba? Lalo na yung ano na to, yung Bible. Diba? Hindi to, hindi madaling aralin to eh. Diba? Kaya yung mga ano, ito, mga ministry training class, kinakabahan kami dito magsalita sa harap kasi natatakot kami magkamali, di ba? Kasi konting pagkakamali lang dito, baka pwedeng ikabagsak, no? Ano namin? Paano ba sasabihin? Di ba? So, pwede kami magkamali ng ituturo sa inyo, di ba? Kasi sabi ng Bible, Thou shalt not add thereto and nor diminish unto it. Diba? Yun sabi ng Bible, huwag mong dadagdagan or babawasan. Kaya natatakot kami dito. No? So, hindi naman. So, by me, kings reigns and princes decree justice. By me, princes rule and nobles, even all the judges of the earth. No? So, alam natin, yung mga hari, diba? Si Solomon, hari siya, diba? Hindi siya prophets, hindi siya... Basta, hari lang si Solomon. Pero, sabi na dito, sa 2 Chronicles ato ayun. Yan, diba? So, dito naman sa 2 Chronicles na ba, di ba? Si Solomon, sabi ng Panginoon sa kanya, ask what shall I give thee, di ba? Sabi naman ni Solomon dito, give me now wisdom and knowledge that I may go off and come in before these people, for who can judge this thy people that is so great, di ba? Yung kahit sino pa yan, yung mga presidente or ano, sino mang tagapamuno, kailangan din nila ng wisdom. Diba? Sabi nga dito ni Solomon, give me now wisdom and knowledge that I may go out and come in before these people. Diba? Humihingi si Solomon ng wisdom at katalinuhan sa Panginoon para for who can judge this thy people that is so great. Diba? Para mapamunuan niya na maayos yung mga tao ng Panginoon. Diba? Alam natin yung kwento ni Solomon yung sa bata eh. Diba? Yan, so, si Solomon is binayaan ng wisdom ng Panginoon. Okay? Ang gusto ko lang po dito matutunan ay may bigay sa inyo is yung wisdom po ng Panginoon ay dapat pa sa atin, no? So, kasi nga, sabi din sa una, sa 1 Chronicles 3:19, yung wisdom daw ng kamunduhan is foolishness lang sa kanya, di ba? So, ang dapat natin kunin is yung wisdom ng Panginoon, di ba? Yun yung tamang wisdom, di ba? Tamang kaalaman, tamang karunungan, di ba? So, pag yung wisdom ng makamundo yung nakuha natin, ayun na, dyan na magsisimula yung pagbagsak natin. Okay po, so, yun lang. Okay na po. Amen.